Hello guys, konting tip lang kung bakit kailangan nating alagaan yung ating brake master. So ito, bale, na repair ko na to, napalitan na rin ng repair kit. Scenario is, nagbabasa to dati, then since wala pang tumutulo, so ginamit ko siya, then in-stack ko siya ng 1 week kasi may isa pa kami unit na ginagamit. So then, nung gagamitin ko na siya, since nakataklob, is tumulo ng tumulo yung, nagsimula palang tumulo yung ating brake fluid, kung saan tumulo hanggang sa ilalim. So ang nangyari is natuluan yung mga flaring, yung fairing ng motor. So yan ang naging resulta. Yan. Rumupok yung fairing since naarawan din kasi to. So malamang may factor din yon. Then ito nga. Ayan. Tapos yung kita yung sticker naluto. So yung fluid is tumulo dun sa ilalim hanggang dito. So yan, tuwing hinihigpitan ko to, pag ako'y nagre-repair o nagkakalas, is nagsisimulang magbitak hanggang sa lumalaki at nagkabutas na gawa nga nung rumupok na dahil sa brake fluid. So ito yung pinaka dun sa ilalim. So napalitan ko na yung fairing. Then ito yung naging resulta nung sa ilalim nung natuluan. So nadamay din tong flaring ng ating scooter. Ayan, so nakita nyo, basag na. Then naluto. Kukumpare nyo dito sa kabila. Ayan. So ganito yung itsura nya before nun, natuluan ng brake fluid. Parang dito is naluto. Ayan. So guys, ingat-ingat sa at laging i-check yung ating brake master lalo pag may katagalan na. So yan.